tinawag sa amin na nangyari kay Tita Henya. Kumusta na siya? Ano? Inoopera ng mga doktor na sa OR. Ah, bakit? Paano ba nangyari, Miguel? Hindi ko alam eh. Nasa loob ako ng kwarto ko, tapos narinig ko na lang siya sumisigaw. Pagdating ko, nakita ko na lang siya nandun sa sahig. Huwag ka nadulas at nabagok ang ulo dun sa sahig eh. Excuse me, kayo ho ba yung mga kamag-anak ni Virginia Cruz? Kami po. Malakas ho ang pagkabagok sa ulo ng pasyente. Sa CT scan, nakita ho namin na nagkaroon ng blood clot sa ulo. Inoperahan ho namin siya para ma-release ang pressure sa utak sanhin ng blood clot na to. Kumusta na ang kondisyon niya? Hanggang ngayon, hindi pa rin ho siya nagigising. Wala na ho tayong magagawa kundi ang maghintay. Excuse me, maiwan ko muna kayo. Salamat po, Doktora. Sumabog ang bodega ng mga Montenegro. Nawala ang lahat ng alak na kaka-import lang nila. Nabalitaan ko nga. Mama, wala ko ba kayo kanilaman dito? Ako? Wala! Sino ang makikinabang sa pagsabog ng bodega ng mga Montenegro? Si Mama. Nathan! Ako ang makikinabang kapag namatay si Nathan. Pero posible din bahagi ito ng planong wasakin ng mga Montenegro. Si Mama ang makikinabang nito. Mr. Montenegro, sa tingin ho namin, may naglagay ng bomba sa aeroplano. At posible hong pinagtangkaan ang buhay ng asawa niyo. Sa pagkamatay ni Ma'am Jane, si Mama din ang makikinabang. Pero nasisiguro ko na hindi si Mama ang gumawa ng lahat ng yun. Pero kung si Miguel, bakit? Anong mapapala niya dun? At bakit ako ang dinidiin niya? Miguel, pwede ka na munang umuwi. Kami na ni Marco ang bahala dito magbantay kay Manang Henya. Sige. Miguel, marami nga palang salamat at niligtas po si Manong Henya. Wala naman. Kailangan tawagan ko na si Daniel at sabihin sa kanya tungkol kay Manong Henya. Huwag nang tatawagan si Daniel. Malapit kay Tita Henya yun. Pupuntahin dito sigurado. May mga pulis dito pag nakita si Daniel, huhulihin yan. Tama ka, hindi pwedeng lumapit sa ospital si Daniel. Bantayan mo si Manang Henya para pag dumating si Don Daligidotti, handa tayo. Yes, sir. Kayong dalawa, tinakasan niyo ang mga pulis na nagbabantay sa inyo. Ha? May mga pulis na nagbabantay sa amin? Hindi naman namin alam yun, ah. Saan kayo nagpunta? Sumakay ng kotse. Umalis at nagpahangin. Bakit niyo ba iniiwasan ng mga tao ko? Hindi namin sila iniiwasan. Pero hindi rin namin problema kung hindi nila kaya sumabay sa amin. Tomas, minalakarin lang ako, ha. Ikaw na munang bahala dito. Apo, boss. Huwag ka nang aalis, ha. Apo. Operasyon ni Manang Henya. Oh, alam ko, sinabi na sa akin ni Sir Miguel. Tomas, may binili si Senyora. Kailangan dali mo daw sa ospital para kay Manang Henya. Tomas, oh. Diba? Kailangan yun. Oo na, tara. May sabat si Lola Henya. Daniel? Hello, Ma. Nasa ospital po si Lola Henya.
Bakit? Ano nangyari? Daniel, nadula si Manang Hen niya sa bahay. Nauntog yung ulo niya sa sahig. Pero okay lang siya. Huwag ka na mag-alala, anak. Pwede ba naman ho yun? Saan ospital siya naroon? Daniel, makinig ka ha. Merong mga pulis na nakadetalya dito sa kwarto ng Tita Henya. Pag pumunta ka dito, pipikapin ka nila. Kukulong ka nito mga to. Pero si Lola! Daniel, kami nang bahala dito. Bibigyan kita ng updates. Okay? Huwag kang mag-alala. Nandito kami. Makinig ka, huwag na huwag kang pupunta dito.